Yayaman kaya ako? Ano kaya ang kapalaran ko? Bata pa lang ako, mahilig na akong ma-confuse at magtanong ano ba talaga ang tugan ng mga guhit sa ating palad? Ang mga guhit ba ito ay nagpapayaman sa atin o hindi? Kaya bago ko ipakita sa inyo kung ano ang kahulugan sa ating mga palad, mag-subscribe muna kayo sa aking video para maipagpatuloy natin ang ating sinimulan. So may mga tip lang po ako mga beshi. So unang tip, kung babasahin niyo ang palad sa isang lalaki, babasahin niyo ito sa kanyang kanang kamay. Kung sa babae naman, babasahin niyo ito sa kanyang kaliwang kamay. So ngayon, ipapaliwanag ko na po sa inyo kung ano ba talaga ang kahulugan ng ating mga palad. Disclaimer lang po, ang content po dito ay batay lamang sa aking nabasa at nalalaman. Sa ating mga desisyon pa rin po, nakasalalay ang ating kapalaran. Sa unang larawan, kung mas mababa ang guhit sa kaliwang palad, ikaw ay romantikong tao, marunong tumayo sa sariling mga paa, walang pakialam sa sinasabi ng iba, mas wais kaysa iyong edad, hanap ang mas maedad na kapareha. Sa ikalawang larawan, kung mas maguhit sa kaliwang palad, ikaw ay agresibo at puo ang loob, hindi takot sa mga hamon ng buhay, may kumpiyansa sa sarili, maingat sa pakikipagrelasyon, mahilig sa may mga itsura, hanap ang mas batang kapareha. Sa ikatlong larawan, kung puntay ang guhit sa magkabilang palad, ikaw ay may matalas na pag-iisip, may taglay na karisma, sensitibo, hindi handa sa mga biglang pagbabago sa buhay, masyadong iniisip ang opinyon ng iba at may malambot na kalooban. May anim na guhit ang inyong palad. Basahin natin ang anim na guhit na ito. Ang unang guhit ay ang The Lifeline. Ibig sabihin nito, eksperto sila sa kanilang kalusugan. Ang pangalawang guhit ay ang The Headline. Ang mga taong may ganitong palad ay self-centered at may focus sa buhay. Ang huli ay the heart line. Sila ay mapagmahal. The faith line. Ang taong may palad na ito ay palagi nagdadalawang isip at minsan nauuwi sa maling desisyon at pagiging judgmental. The sun life. Ang taong may ganitong palad ay maswerte sa buhay at maraming biyaya ang natatanggap. The health line. Ang may ganitong palad ay pinag-iingat sa kalusugan dahil marahil marami itong komplikasyon. Mas mabuting kumain ng mabuti. Yun ang sagot mga beshi. So sana marami kayong natutunan sa akin. So again, please subscribe to my video and hit the notification bell for more videos updates. Thank you so much. Bye-bye!